Eh, di ba? Napapanood nyo naman sa pelikula yan eh. Ganun yun. Yung mga lumang pelikula, yung mga black and white na pelikula, oh, sinasampal-sampal yung mga tao. Pagka gusto kang patayin, pwede kang patayin. Di ba? Sila rin ang naglalagay ng, pagka sinakop ka, sila maglalagay ng leader. Oh, hindi na maaalis tong nakaupo ngayon. Sila na ang itatalagang mamuno ng bansa natin habang tayo ay sinasakop ng mga incheck. Oh. Eh pero alam naman ninyo, ugaling incheck, kailangan pag-aralan ninyo ang kultura niyan. Isa sa kawalang yan ng incheck, mabuti lang yan pag may kailangan sa'yo. Ha? At alam naman ninyo, komunista silang bansa. Di ba? Ang komunistang bansa, sa kanila ang relihiyon, lason yan sa doktrina ng komunismo, mga kaibigan, yung religion. At maging sa kanila, ipinagbabawal yan eh. Kaya meron kayong mga nababalita, sinusunog yung mga kwan dun eh, religious church, mga kaibigan. Oh, bawal sa kanila yan. Marami ka nang hindi pwedeng ma-exercise dito. Ha? At bali ba, gagawin tayong busabos, aapihin tayo, aalipinin tayo sa mismong sarili nating bansa. Pumapayag tayo. Dapat yan, bago pa lang, ay hindi tayo natututo sa kasaysayan. Hindi ba? Isipin mo, bago tayo nakalaya, ha, sa Kastila, gaano karami namatay na Pilipino? At gaano katagal yun? Umabot yata ng 500 taon yun. 400 o 500 taon. Ha? Nung sakupin tayo ng Kastila bago tayo nakalaya. Oh, at hindi pa tayo makakalaya sa Kastila kung hindi tayo tinulungan ng Amerikano. Mga kaibigan. Oh. Yan po ang talagang mangyayari na naman dito sa atin. Mababaliwala ang ibinuwis na buhay ng mga Pilipino sa pangunguna ng mga bayani natin. Sila Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal, napaka-importante niya sa paglaya ng ating bansa. Alam niyo kung bakit? Siya yung naging rallying point para ika nga mag-alab ang damdamin ng mga Pilipino. Gusto niyo bang antayin pa yon? Wala na tayong nakikitang nasyonalismo sa mga Pilipino ngayon. Mabuti pa yung mga ibang bansa. Nakita ninyo, yung kinukwento natin na nabasa natin nung isang araw na merong gumawa ng comics, di ba? Manga, ang tawag sa Japan yun, noon eh, manga eh. Yung mga comics. Tungkol kayo si Rizal, mga kaibigan, ang karakter na ginawa si Rizal. Isipin niyo yan, bakit? Mas kilala pa ng mga Hapon ngayon si Rizal kaysa sa atin. Sapagkat humahanga ang mga Hapon sa mga tulad nilang makabayan. Diba? Maging sa produkto, hindi mo mapapadapa ang Hapon. Kinukwento ko rin sa inyo yung mga panahon na nasa Japan tayo. Halimbawa, sa produkto, nag-away na yan ha. Nagkaroon na ng trade war ang Japan at saka Amerika. Ha? Noong mga panahon na yun na sinasabi natin sa inyo. Bakit? Ang Japan, wala nang ma-import dahil lahat meron sila. Dinaig na nila sa produkto. Maging ang Amerika. Sasakyan. Di ba pinakamalaking production ng sasakyan sa buong mundo Hapon? Mga kaibigan, wala na sila maangkat. Kaya kung ano-ano lang ang inaangkat dun, alak. Pag pumasok naman ang alak nila ron, dahil mahal nila ang bansa nila, pinoproteksyon na nila ang sarili nilang interes. Kaya sila tinawag na protectionist ng Amerika, mga kaibigan. Bakit? Mahalang buwis.
200% ang buwis. Yung mga alak no, no? Nag-ano yun, nag-hit sa Japan yan, yung mga konyak sa mga nightclub. Eh, syempre, dyan ang trabaho natin. Hennessy, konyak, mga kaibigan. Ang mamahal niyan, pag binili mo sa nightclub, kahit na bilin mo sa tindahan, mahal yan. Mas lalong mahal pag in-order mo na sa club o sa bar, mga kaibigan. So, ano yan? Bumenta yan. Ha? Ano ginawa ng Hapon? Meron sila mga sariling kumpanya ng alak eh. Di ba? Number one, Suntory. Di ba? Gawaan ng alak. Ang ginagawa nila, kukumpetensyahin nila yun. Gumagawa sila ng iahawig nila yung labeling doon sa imported. Sa bandang uli, yung kanila ng produkto, tinatangkilik nila. Ganon din sa sigarilyo. Gagawa sila, siyempre kanila yung mas mura yun kesa sa imported. Iahawig lang nila yung itsura. At saka konting hawig ng lasa. O, tatangkilikin na yun, mga kaibigan. Ang ini-import na lang nila nung araw, ano eh, Sunkist, Orange. Eh, meron din sila eh. Ang katwiran ng Hapon. Paano kami mag-i-import? Eh, lahat meron kami. Lahat ng pwede ninyong i-export sa amin, meron kami. Sabihin nyo sa amin, ano yung wala kami. Hindi ba? O, mga kaibigan, yan po nangyari. Mahal nila ang bansa nila. Dito walang nagmamahal sa bansa natin. Sabi ko nga sa inyo, daig tayo ng India. Yung India, maliit lang ang kanilang, mahirap lang silang bansa. Maliliit na, tuluyan, mga parang maliliit na hotel lang, pipitsuging mga hotel. Pero nagawa nilang magkaisa. Mahigit silang 3,000 sa Kapitolyo ng India, mga kaibigan. Nagkaisa sila na hindi sila tatanggap ng customer na incheck. Diba? Bago lumabas yung balitang yan, sabi ko nga, napakahirap pagkaisahin ng mga Pilipino. Dito nga, nagtatayo sila ng negosyo, bawal tayong pumasok eh. Restaurant nila eh. Pero tayo, hindi natin magawa sa kanila. Bakit? Mukha tayong pera eh. Mas importante sa maraming Pilipino ngayon ang pakinabang kesa ang kanyang pagmamalasakit sa sariling bansa at mamamayan, mga kaibigan. O ano gagawin natin? Ha? Kung matutuloy ang gera, edi sasaluhin natin yung bala. Di ba? Tayo sasalo ng bala. Tayo sasalo ng... Antayin natin kung magbibilang tayo ng malalaglag na bomba. Di ba? Bakit? Eh, sinadyang gawin yan eh. Pinagsabwatanan yan eh, ng China eh. Kasabwat yata itong mga nasa administrasyon, mga kaibigan. Para dito mangyari ang gera sa Pilipinas. South China Sea, pero gigirain tayo rito dahil may mga inchik dito. Tayo ngayon, para ma-divert ng inchik yung gera dito sa Pilipinas, hindi dun mangyari sa China. Mabuti sana kung ang bobombahin yung China mismo. Hindi ba? Eh may mga inchik na rito eh. Kung ganun ang strategy na gawin nila, mga kaibigan, ang magiging papel natin ay tayo ang gaganap ng unang mamamatay sa gerang yan. Ang pinakasolusyon na lang, pinakasolusyon na lang dyan, habang maaga, habang hindi pa nangyayari yan, tumindig na tayong mga Pilipino. Yan politika, tsaka na natin balikan yan. Iba na kalaban natin ngayon. Yung China, tsaka yung mga kasabwat nila rito, mga kaibigan. Kaya tayong mga nakakaintindi yan, nababasa ninyo yan, nauunawaan ninyo yan. Mga kaibigan, kung wala tayong gagawin, darating ang araw, maging ang sarili nating mga anak, ang sarili, ang mga apo natin,
pag sila'y nasa kalagayan na, naalipin na sila ng mga inchik. Busabos ng mga inchik. Maalala nila tayo para murahin. Ha? Eh, walang hiya pala yung tatay ko eh. Walang hiya pala yung lolo ko eh. Sipin mo, hindi sana mangyayari ito kung may ginawa sila. Patay na tayo nun ha. Nakalibing na tayo, minumura pa tayo ng ating mga anak, ng ating mga apo, sapagkat hindi natin sila ipinagtanggol. Mga kaibigan, yan ang malungkot po. Sipin mo, Sona, ano kayang oras gagawin yan? Alas 12 ng hating gabi, magsosona, mga kaibigan. Eh tapos 50 raw sila. Ha? Wala na mong manonood niyan. Baka akala nito mga to, may nanonood pa sa kanila eh. Wala na mong manonood niyan. Balibay, balita ko, yun daw pong, coverage ng media, hindi allowed. Isa lang ang papayagan, yung government station. Eh kung sa bagay, wala naman may interest na mag-cover niyan eh, di ba? Unang-una, walang interest may mapanood niyan. Sigurado, yung mga nagsisip-sip na himpilan ngayon, di ba? Yung walang wala raw kinikilingan, pero may kinikikilan, di ba? Mga kaibigan, siguro huhukap nila yan. Kasi wala namang manonood yan eh, para ilipat doon sa istasyon ng gobyerno. Matagal ko nang pinaliwanag sa inyo yan. Kapag ang inilagay nyo, mga walang kredibilidad, ano mangyayari? May manonood? Walang manonood dyan. Mga kaibigan, unang-una, mouthpiece ng gobyerno yan. Ito namang ilang mga commercial station, mga kaibigan, eh gusto makihimod sa tumbong. Ah, ba't nag-commercial station pa kayo? Lumipat na kayong lahat doon sa gobyerno. Ah, okay, surrender nyo na rin yung franchise nyo sa gobyerno. Di ba? Kasi gusto nyo, puro pabor lang sa gobyerno maririnig eh. Kaya may interest na mapakinggan pa. Wala naman napapala eh. Una, walang nagkatotoo sa loob ng 4 na taong nakalipas sa mga sinabi ho. Walang nagkatotoo. Mga kaibigan. Sino pa magtsatsagang maniwala sa inyo? Diba? Yan ang problema ngayon ng gobyerno. Kaya, ang paglala ng COVID dito sa Pilipinas, eh talagang grabe na. Pataas ng pataas, hindi nasasawata. Bakit ho, mga kaibigan? Nawala na eh, ng credibility ang gobyerno. Hindi na effective. Ha? Nawala na ng bisa ang gobyerno. At hindi gobyerno, yung kasalukuyang nasa gobyerno. Wala na ho, mga kaibigan. Eh, tanong nyo lang ho. Kung willing silang magpa-eleksyon na lang para malaman lang natin kung ilan pa naniniwala. Wala na ho eh, mga kaibigan eh. Tahimik lang ang tao, pero ako, nalalaman ko ang damdamin ng tao sapagkat sila, hindi na nila malalaman dahil nasa pwesto sila. Ang pakiramdam nila, pag nagbuka sila ng social media, eh, napapaniwala pa rin nila mga tao. Dahil sa dami ng troll. Ha? Hindi totoo yun. Niloloko nyo, sarili nyo. Ha? Kung yung sarili nyo, nagagawa nyo lokohin, eh, taong bayan pa kaya ang hindi. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!